27 ng Pebrero, Huwebes pagkaraan ng Miyerkules ng Abo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw." Sinabi naman ni Jesus sa lahat, "Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawala nito, at ang mawawala nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. Kapag kain ang kain ng isang tao, tiyak natataba siya. Kapag lahat ng nakahain sa mesa ay kakainin ng isang tao, walang duda natataba siya. Kapag tumaba siya, nandiyan na ang mga sakit na alta presyon, atake sa puso, diabetes at iba pa. Ganito rin sa buhay ng tao. Marami tayong mga bagay na iniimbak dahil natatakot tayong maubusan o magutom. Sobra-sobra ang kinukuha natin kahit hindi naman natin kailangan. Pero sa halip na makontento tayo sa ating mga inimbak, lalo tayong nalulukmok. Ito ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Makamit man natin ang lahat-lahat ng kayamanan sa mundo, hindi pa rin tayo sasaya. Sa halip, mas magiging miserable ang ating buhay. Pagsasagawa. Buksan mo ang iyong cabinet. Ano ba ang mga nasa loob nito na hindi mo na kailangan? Baka naman may mas makikinabang pa sa mga itinatago mo. Ibahagi mo naman ito.